guys, it's me, Hannah, and welcome to my channel. So in this video, I would be telling you 20 facts about me. This will serve as an introduction na din dahil bago pa lang ako dito sa YouTube. So, huwag na natin patagalin pa, let's get to the first fact. Fact number 1. My full name is Hannah Joy Mordeno Magdales, but I don't like being addressed by my second name, which is Joy. So, okay na po tayo sa Hannah. Fact number 2. My birthday is on March 28 and I am currently 16 years old. Fact number 3. I am currently studying at University of Perpetual Health System Delta Academic Track with a strand of ABM for the section of 11 ABMT with a beautiful advisor, Miss Anna. Hindi ko din alam bakit ko nirap yun. Fact number 4. I started singing when I was 3 years old. And nung nakita daw ako ni mama na nakanta-kanta daw ako, sabi niya, in-enroll na daw niya agad ako sa isang music training school. And starting then, kumakanta na ako until now. So, nagkaroon ako ng mga shows, gano'n, mga 4 years old pa ako. Tapos, nagkaroon ako ng first concert ko sa Insular Life Theater nung 5 years old pa lang ako. As in, sobrang tiny ko noon para kung ano, para kung laruan na nakanta. Tapos, sobrang liit din ang boses ko. Tapos, din na nag-start until now, nakanta na ako. Fact number 5, I can play 5 instruments. Yung 4 doon is nakita niyo na siya, lalo na sa mga nakakakilala na sa akin. Nakita niyo na siya sa mga videos ko, sa mga shows ko. But yung isa doon is hindi niyo pa siya nakikita kasi bago ko pa lang siya natutunan. So marunong ako mag-guitar. Drums. Ukulele. Ouch. And currently, nag-aaral ako ng violin. Fact number 6, I am one of the representatives of the Team Philippines para sa W Copa. W Copa is a competition, it's a worldwide competition kung saan naglalaban yung mga iba't ibang bansa, nagpapadala sila ng mga sarili-sarili nilang team para maglaban sa mga different kinds of performing arts like singing, dancing, acting. So ako, sumali ako doon and mahirap bago ako nakapunta doon, bago ako naging part ng Team Philippines, nag-audition ako, I've gone through trainings, and na-coach din kami ni Kuya Jed Madela. Beautiful experience, and luckily, nitong 2018 lang, I was lucky enough to bring home 2 medals, one from singing and one from dancing. So, yung achievement na yon is yung sobrang mahalaga siya sa akin and super nakakatuwa siya para sa akin. Fact number 7, 5 kaming magkakapatid. So ako yung pang 4th, meron akong 2 ate, meron akong isang kuya, at meron akong isang kapatid pa. So yung 2 kong ate, pangalan nila ay Ate Honey and Ate Hazel. Yung kuya ko naman, Kuya Helson, and yung isang kong kapatid, Hazel. So lahat kami letter H. Fact number 8, palagi po ako naglalaro ng Mobile Legends. And yung current na rank ko ngayon is legend pa lang. Bago pa lang ako nag-start mag-ML, last season lang ako nag-start. And na-enjoy ko talaga siya. So yung ginagawa ko is kapag may mga assignments ako, pag may mga PT ako, iniisip ko, gagawin ko muna siya. Then after, maglalaro ako ng ML
for as long as I want. So, parang nagiging inspiration ko na din siya. Fact number 9. Mahilig rin po ako manood ng K-dramas. Nag-start siya noong 2016. Sobrang naging addict ako sa K-drama. Until now, palagi talaga ako nanonood. O, tapos, siguro kung alam niyo yung Kiss Asia, most popular doon, first 3 pages, napanood ko na silang lahat. And until now, super addict pa din ako sa K-drama. Fact number 10, I'm also a school active student. So, kahit meron ako mga activities outside school, I always make sure and always try na maging rank 1 pa din, to have honors pa din, to make my family proud. So, ayan, luckily, kahapon, recognition namin. Nakakuha ko ng mga awards, kapag with honors ako, and masaya siya sa feeling, parang nabawi, na paid off lahat ng mga puyat, lahat ng mga stress. Lahat ng mga napagdaanan namin. Fact number 11. My favorite song is A Million Dreams from The Greatest Showman. Ang tagal ko na siyang favorite song simula pa nung nag-W Corp ako kasi sobrang ganda nung kanta and it's very inspirational. I-jump natin siya. Close my eyes and I can see you and I once been before. I don't care. The brightest colors fill my head. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. Yeah! Fact number 12. Hindi po ako sporty na tao. Sobrang hindi talaga ako ng sports. Feeling ko mas gusto ko pa i-memorize yung history ng sports na yun kaysa laruin siya. Sobrang hindi talaga kaya. Feeling ko nga, nakaka-ganon. Lalo na pag ano, may PE, tapos kailangan mag-volleyball, yun yung PT namin. Hindi ko talaga kaya. Get na galit eh, no? Fact number 13. Ano yun? So, mga fact number 13. Matagal ko nang gusto mag-YouTube. As in, last year pa lang nagba-vlog na ako. Pero, hindi ko siya ina-upload. Nung naglaban kami sa W Copa, sa US yun, nagstay kami ng almost a month. Nag-vlog ako doon, pero ewan ko, hindi ko siya in-upload. Siguro tinama din ako mag-edit and di rin ako magiging consistent sa YouTube kasi busy ako nun sa school. And naghahabol ako kasi nga 1 month akong wala sa Pilipinas. So, feeling ko ngayong summer, ito yung perfect time mag-start ng vlog. Comment down below if gusto nyo mapanood yung vlog ko sa US. I will upload it and I will edit it if gusto nyo. Fact number 14. Mahilig po ako sa mga spicy na pagkain, sa mga noodles na pagkain. Actually, sobrang hilig ko sa noodles. Kasi, yun lang din yung kaya kong lutuin. So, parang kapag gutom ako, tapos hindi ko gusto yung pagkain, luluto agad ako ng noodles. Alam kong hindi siya healthy, pero yeah. And hindi rin ako nakain ng gulay. Alam ko na masama yun sa katawan, pero I'm trying. Kasi simula bata ko, hindi talaga ako nakain ng gulay. Pero ngayon, alam ko na mahalaga siya sa katawan, so tinatry ko kumain. So ngayon, nakain na ako ng lettuce. Lettuce lang pala. Fact number 15. Mahilig po ako sa bata. As in kapag sa church or kaya sa mall. Kaya pag may nakita akong bata naglalakad, hi! Magaganan ako. Tapos yung itsura nila, gaganan sila sa akin. Parang na-weirdohan sila. So weird! Pero ako, nakikita na ako sa kanila. Gusto ko silang pisilin. And share ko nga lang pala. Ano yun? And share ko nga lang pala, magkakaroon na kami ng baby dito sa bahay namin. Dalawa, yung isa yung sa wifey ng kuya ko, sa pangalan niya Hunter. And yung isa naman sa panganay kong ate, but sa kanya naman babae, and pangalan niya is Sophia. So I'm very excited na maganin sila! Fact number 17. Madalas po akong hyper, as in sobra kong likot. Laging na ganyan-ganyan yung kamay ko or something. Tapos kapag nasa school ako, tapos wala kaming ginagawa, sobra akong mangungulit as in. Pero kapag may quiz, next subject, doon hindi mo talaga makausap. Pero after yung quiz, hay nako, makukulitan ka sa akin. Fact number 18, my favorite color is color black. Kasi sobrang basic niya, pati sa damit, sobrang bilis niya partneran, ganon.
So, yun, nahiligan ko na yung color black. Pero dati, yung mga grade school ako, favorite color ko talaga is pink. Dahil sa Hello Kitty. As in, yung room ko, color pink. And I remember nung grade 7 ako, as in, yung bag ko, yung lunchbox ko, yung mga notebooks ko, lahat color pink and lahat Hello Kitty. Pero after nun, nag-start na akong maging favorite color yung black. Minsan nga nabibigyan pa rin ako nila mama ng color pink ng mga bagay, ng mga Hello Kitty ng mga bagay, kasi akala nila favorite ko pa din yun. Eh, hindi naman na. Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Fact number 19, sobra po akong duwag. As in, sobra akong matatakotin sa mga movies, sa mga horror, and also sa mga rides. Sobrang duwag ko. Hindi niyo ako makikitang sumakay sa rides kahit pilitin niyo ako. Iniisip ko, parang, bakit ko tatakutin yung sarili ko? Eh, pwede naman ako manahimik na lang. Magiging masaya pa ako. Mananahimik na lang ako. Let's get to the last fact. Fact number 20. Mahilig po ako sa panda. Super, lalo na sa mga stuffed toy na panda. And nakakatuwa kasi yung mga HML. Kapag may mall shows, kapag napunta sila sa mga shows ko, binibigyan nila ako ng mga stuffed toy na panda, or kaya mga effort na panda, mga letters, pero may picture na panda. And sobrang nakaka-touch kasi alam nila na favorite ko yun. So hi sa mga HML dyan. So ayun, thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. If you did, please give it a thumbs up. And also, please don't forget to click the subscribe button and the bell button beside it to be notified whenever I post a video. Thank you guys for watching and I hope that you would continue to support me all throughout my vlogging journey. And mag-upload pa ako ng video, so I hope that you would stay tuned. And comment down below kung ano yung mga gusto nyong next na content na gawin ko. And gagawin ko yan, of course. Thank you guys! I love you! God bless and bye-bye!